Ayan, live na. Hello? Hello, magandang umaga. Good morning. Good morning, everyone. Bagong time slot. Good morning. Yes. So... zero viewers pa tayo, so okay lang. Baka hindi pa rin na kinakaya. Oh my God. Pagmuntakpan yung mukha mo. Sino? Adi yan. Ay. Hindi naman nila tayo makikita. Teka. Malay mo. Charot. Diba? Lumalabas yung mga gulo kong desktop. Yung tambakan yung desktop. Teka. Yung tambakan mong desktop. Kung magulo yung sayo, wag mo nang tingnan yung sa akin. Paliwanag kaya natin bakit tayo nag-umaga at saka kung bakit walang picture. Oo, sige. Teka. Ayan na. Ayan, may picture na. Ayan. Okay. Pasensya na po kayo kung umaga. May manonood. Sino nanonood? Ikaw? Madami. Tayo na yung tatlo yung nanonood. Tayo yung tatlo. Ayan. So, good morning sa mga manonood and sa manonood mamaya. So, new time slot tayo. Kasi... dahil po. Magulo ang Biyernes namin. Kasi napapadalas yung cancel pag may... lakad or may importanteng gagawin. Tapos madalas nagpo-fall yung mga importante sa Friday night. So, dati Friday night tayo, bumalik tayo ng... ay, bumalik. Wala, hindi pa naman pala tayo magpupunta dito. So, hindi pa naman tayo bumalik. Nagpunta tayo Monday. Ng Monday 7 a.m. to start the week, right? Diba? Wow. Kami talaga yung kasama nyo to start the week. Pambungad. Sana talaga mag-start yung week niya ng right dahil kami ang kasama niya. Pasensya na rin po kung walang video ngayon. Hindi po kami karapat dapat tignan sa umaga. Yes. Makikilala niyo kami ng lubos. Baka hindi po kayanin ng kalooban ninyo. Malaki pa yung eye bags namin sa mata namin. Yung puffy eyes. Ayan, so... ayun, so yung topic natin na na-cancel siya ng ilang beses is about... pasensya na po kayo. Yes, oo. So about siya sa agencies, sa VA companies, subcontracting and ano, outsourcing. So pag-usapan natin kung ano ba yun, ano ba yung pros and cons. Siyempre kasi hindi naman yun puro cons lang and hindi naman puro pros lang. So, correct, yes. Pag-usapan natin. Tapos, kayo rin yung magde-decide kung ano yung para sa inyo. Pag-uusapan lang natin yung mga dapat expect, ano ba yun. Saka disclaimer lang, hindi namin sinisiraan yung mga VA companies na nandyan, yung mga nag-outsource, yung nagsasubcontract. Although, ano we lang, need to understand na may mga taong nananamantala. So, ibibigyan lang namin kayo ng what's out there. Heads tapos up. At the end para of the day, kayo ang magde-decide. Bahala na kayo. Oo. Yes. Go-go nyo pa rin. Or, okay. Sige. Ano ba pinag-iba nito sa yung ginagawa natin na freelancing? Pag dumaan tayo ng agencies, ng subco, ng VA companies, or let's say outsourcing, freelancer pa rin ba tayo? Para sa akin, hati siya sa employee setup at saka ano employee at saka independent contractor. So, oo. Naman parang hindi na siya freelancer. Hindi na siya freelancer, independent contractor. Kasi yung isa sa cons ng mga VA agencies na yan, kapag ka nag-apply ka sa kanila tapos tinanggap ka nila, kailangan wala ka ng ibang clients. Pipigilan ka nila talaga. Nasa contract, di ba? May non-compete yan eh. May non-compete. Tapos, months or parang year after mo matanggal sa kanila or umalis sa kanila, hindi ka rin pwede kumuha ng ano... ng jobs na related. So, kasi more than anything, hindi natin siya mako-consider na freelancing. It's more of a home-based job. Na, yun nga, nasa bahay tayo, ginagawa natin yung trabaho natin. But at the end of the day, tali pa rin tayo sa isang entity. Employee. Mm-hmm. Tapos, sige, go ahead. Hati,
ano ba to, talika pa rin dun sa schedule ng time. Yung kunwari, mm-hmm. night shift ka, itong time na to, buuin mo pa rin yung 8 hours na ano, 8 hours to work or 8 to 10, ganyan. So, kasi sa freelancing, ano, parang mas madalas ang flexi kasi ikaw bahala kung kailan mo tatrabahuhin yung client mo. Or pwede ka magkaroon ng maraming client. Whereas sa agencies, ito yung ano ah, kasi iba yung ano eh, iba yung agency sa Upwork at saka yung mga naglalabasa ng mga VA agencies. Mm-mm. I-explain lang din natin. Kasi sa Upwork, parang ano, parang pwede siyang maging ano eh, pwede maging cross ng freelancing at saka ng ano, VA agency. Kasi ang kausap po lang doon yung agency owner. Parang ang yung ethical ah, na nakilala kong agency owner sa Upwork, parang kukuha lang siya ng ano, 0.50 cents per hour doon sa tatrabahuhin ng agency. Since syempre, sa kanya kukunin yung ano. Wala. Bakit? Nawala yung sound nito. Ata. Ako. Ikaw nandiyan ka. Sige. Ayun. Sige, so, wala. So, siguro... Ay, may intermission. So, siguro sa ano, sa intermission. Hi, intermission. Ayan, so... Hello? Ayan. Parang nagluloko yung headset niya. Oo, sige, nag-aayos pa naman siya. So, siguro sa VA, sa agencies sa Upwork, sabihin natin na merong mga ethical, tapos merong mga hindi. Meron yung talagang kukuha lang sila ng 50 cents, kahit ilan yung, kahit ano yung hourly rate mo. Meron namang iba na kahit mataas na yung hourly rate na binibigay ng client, $3 or lower pa yung binibigay niya sa worker. So, depende sa agreement at saka sa konsensya ng agency owner. Mm-mm. Ayun. Patawa sa akin naman. Konsensya. Narinig. Oo. Narinig ko na yung konsensya mo. Narinig mo. Ayun. Sa akin naman, yung, for me, yung differences nito, agencies is, halimbawa, isa kang marketing company or isa kang marketing agency, lahat ng anything marketing-related project, kukunin ng agency owner, tapos isa-subdivide niya, depende sa specializations ng mga VAs under yeah. the under niya. Whereas mm-hmm. sa subcontracting naman, halimbawa ako, writer ako, tapos kukuha ko ng maraming writing projects, kahit hindi ko na kaya, isa-subcontract ko sa iba, iba yung gagawa. Pwedeng alam ng client, mm-hmm. pwedeng hindi alam ng client. Depende sa trip ko as a writer. So, yun yung subcontracting. Kukuha ko ng trabaho na dapat na gagawin ko, pero ipapagawa ko sa iba, nababayaran ko ng mas mababa para may cut pa rin ako. Mm-mm. Parang sa akin, ano yun? VA outsourcing yun. Mm. For me, ha? Yung subcontracting sa akin, kunwari, buong project, kunwari, buong project na social media marketing, kunwari, gano'n, no? So, akin lahat ng captions, sa akin lahat ng images, gano'n, gano'n. Tapos, isa-subcontract mo yung images sa ibang tao kasi hindi ko kaya or weakness ko yung, ano. So, akin yung captions sa kanya yung images, yun, sinasubcontract ko sa kanya. So, under siya nung contract na, pero yung isang contract, sa amin lang ni client yung kausap. Pag yung outsourcing naman, yung parang sinabi mo na parang ipapasa mo sa kanila. Oo. Yung total, yung sa akin yung outsourcing, yung buong trabaho, yung ipapasa ko, pero parang under, ako pa rin yung... Ikaw pa rin yung kausap. Ang akin ang credits. Yes, oo. Mm-mm. Yung, ayun, oo, salamat na sa... explanation mo, yun yung minimin ko. Yung ibibigay ko yung ibang part ng task. Kasi it's either hindi ko na kaya or hindi yun yung field of expertise ko pero kasama sa package. Oo. Yun. Isi-subcontract mo sa iba. Oo. Isi-subcontract ko yung iba. Pero ako pa rin yung main kausap and ako pa rin yung majority ng project. Mm-hmm. Kumbaga ako pa rin ang
lahat. So whereas sa VA companies naman, para din siyang outsourcing, pero mas organized. Kasi parang kilala talaga yung company na magbibigay lang sa inyo ng VA. Magbibigay lang sa client ng VA. Pero hindi ako parte ng gagawa. More on management lang ako. Kung ako, halimbawa ako yung VA company, more on management lang ako. Pero yung mismong trabaho, si VA yung gagawa. Tapos, Saka parang ano, no? Parang kang may... Parang siyang yung VA companies na, and sa outsourcing magkapareho na. Halos eh. Oo. Pero sa pool of... Ay, sa VA agencies or... VA companies, meron na silang pool of VAs. Kumukuha sila ng pool of VAs, tapos kukuha sila ng client na pwedeng pinagmamatch na nila sa VA. Yes, oo. Sa subcontracting and outsourcing, tsaka ka palang kukuha ng tao kapag nakuha mo na yung client. Mm-mm. Na kasi yun yung ia-outsource mo. Yun yung isa subcontract mo. Oo. So, siguro, sa bigin natin sa mga, sa bayaran, sigurado kang mababayaran sa mga VA companies dahil most probably established na sila. Kaya lang, ang problema mo doon is yung rate. Dahil, hindi naman lahat ha, pero yun nga, yung katulad ng sinabi ko, kunwari yung client, nagbayad siya ng $10 per hour doon sa ano, doon sa VA company. Oo. Pero yung, dahil newbie ka, sasabihin ng VA company, newbie ka pa lang eh, kaya $3 ka lang muna. Pero yung binabayad ng client, so take home nila yung $7. Hindi ko nila lahat ah. Pero beware kayo dun sa mga ganon. Pero once naman kasi na pumayag ka and nag-sign ka ng contract, kahit na malaman mo na ang laki ng kickback nila, wala ka nang magagawa kasi nag-sign ka ng contract eh. So, ang sinasabi lang namin ngayon, posibleng gawin nila yon. Mm-mm. Tapos, sa outsourcing and subcontracting naman, mostly ang makakasalamuha mo dito is yung mga, ano rin, mga independent freelancers din. So, nandun yung risk na hindi ka mabayaran or ano. So, maganda rin siguro may contract ka kahit na mag-outsource lang siya sa'yo. Or, isang subcontract lang niya yung isang client niya sa'yo. Mas maganda siguro kung meron kayong, contract. Ayun. So, dun muna tayo sa mga pro. Isa-isahin natin. Pro sa agency, subcontracting, VA companies, and outsourcing. And then, after nating maano, at saka tayo, dun naman sa cons. Sige. So, pros muna tayo. Wala pa yung isa. Oo nga. Naglalaba pa. Ayun. So simulan na natin. Isang pro siguro sa akin kasi hindi ako masyado maalam sa agencies kasi ikaw mas may alam diyan. Pero ang for me ang pros kapag newbie ka parang may training yata, 'di ba? Ma-i-train ka nila. Depende sa ano eh. Depende sa doon muna tayo sa ano, sa agencies pros. Hindi ikaw yung aligagang maghanap ng client. Yun yung unang pro. Actually, sa kanilang lahat, eh, yun yung pro. Eh. Hindi ikaw yung maghahanap ng client. Mm-mm. Hindi ikaw mag-aantay yung problema makipag-communicate. Antay ka na lang. Negotiation, oo. Tapos, actually, silang apat ganun. Yun yung pros. Lahatin na lang kaya natin, Lisa. Kasi parang para-pareho sila ng pros eh. Sa cons sila medyo nagkakatalo eh. Sabay-sabay na. Siguro, oo. Pros nila is hindi ikaw yung haharap sa client. So, except lang sa VA agencies, no? Kasi syempre, kakausapin mo pa rin yung client. Pero dun sa subcontracting at saka dun sa outsourcing, hindi ka haharap sa client. Ako nag-outsource ako at saka may team ako ng writers, 'di ba? So, matagal na kami nagsusulat for clients, pero yung meron akong clients na for me lang, meron akong clients na sineshare ko sa kanila. Tapos
ang pros sa kanila, ang isang pro sa kanila is kahit na mali yung gawa nila, syempre dadaan pa sa akin at hindi sila mag-worry na papagalitan sila ng client. Mm-mm. Kasi parang hinaharang ko or ako na ako yung inaako ko kasi kasalanan ko naman din yun kung may mali, di ba? So ikaw dapat yung accountable. Dapat ano, oo, ako yung accountable. Dapat ma-check ko muna. So hindi pwedeng pasa lang din ang pasa. So sila ang ano nila is tanggap lang sila ng tanggap ng projects tapos pasa sa akin, tanggap ng bayad, ganun. So wala silang winoworry na kausap na client. Wala silang winoworry na reports na pagpasa, ganun. So sa ano naman, sa VA agencies kasi 'di ba kausap mo rin yung client doon. Hindi ko kasi masyado ano. Oo, sa VA companies ang eksena is at least, hindi ko pa rin yung direktang maghahanap ng client. Pero yung client nandyan na, magpapabibo ka na lang kung para ikaw yung i-hire. Kasi halimbawa, tatlo kayo or lima kayong pagpipilian ng client, interviewing kayong sunod-sunod, tapos tsaka mamimili si client. Ganun yung eksena sa VA companies. Parang invite sa choices. Upward. Bibigyan si client ng choices kung sino yung bet niya dun sa mga nasa pool. Bibigyan siya ng at least five 3 to 5 options based dun sa job description na binigay niya sa VA company. Maghahanap kayo sa VA company ng nagmamatch yung skill set dun sa hinahanap ni ano ni client. Mamimili siya ng mga 3 hanggang 5 interviewin ni client. Tapos dun na siya mamimili. Ganon ang eksena ng VA companies. So, harap ka pa rin sa client. Ang siguro kasi ano ba, pros pa rin tayo kasi, no? Oo, pros, mamaya na yung cons. Marami tayo nun. Charot. Wala akong masabi sa pros. Biglang ganun. Wala akong ano. So, siguro ako, ay, ano ba? Pros pa siguro pag may agency ka, siguradong, sigurado ba yon na full-time na pagbinigay part, or pwede, pag may pag part-time lang yung client, hahanapan ka pa nila ng another client na part-time din lang ang kailangan. Oo. Pero para, ano, parang relax ka lang diyan, mapupuno nila yung hintay ka lang diyan, ipapatawag ka namin kapag meron ng available client na pwede mong applyan, ganoon. So, kumbaga in a way, yung stability na sinasabi, stable pa rin in a way kasi yung VA company, yung bahala mag-provide ng client sa'yo. So, very advisable to sa mga newbies at wala pang confidence na mag-solo or maging full freelancer. Kasi, hindi sila, yung pressure ng paghahanap ng sariling client, wala. Sa part so, na yun. So, feeling pero, mo, oo. Kung pero, feeling mo, kulang pa yung confidence mo tsaka skills mo, VA companies and agencies are a very good training ground para sa mga newbies. Mm-mm. So, isa yun sa pinaka medyo malapit sa katotohanang option para sa mga aspiring freelancers to look for VA companies or agencies or mga subcontractors para maghanap ng, para magdagdag ng experience, magdagdag ng learnings. Kasi may mga free, may mga provided na trainings. Yung pala sa VA companies, kung super newbie ka, pero nakapasa ka sa interview nila, meron silang at least 1 to 2 weeks to train you before ka nila iharap sa mga clients. Clients, okay. Mm-mm. Iti-train ka nila kasi they make sure na they want to make sure na kaya mo yung trabaho nang hindi rin sila mapahiya sa clients. Some agents, some VA companies pay the training or give allowance. Some don't. So, depende yun sa kumpanyang mapapasukan mo. Oo, pero sa mga subcontractors, I believe hindi sila nagpapatrain eh. Hindi. Pag sinubcontract ko kasi siyempre, hindi ko nga siya kayang gawin. So, dapat yung hahanapin ko is yung kaya na talaga niyang gawin. Oo. Yung ano. So, wala para mabigay agad, ma-deliver agad. Mm-mm.
Ayun. So, may cons pa ba tayo? Cons, marami ako. Ay, pros pala, sorry. Pros, wala ako mo talaga maisip. Pros. Ayun. Yun lang talaga yung nakikita kong pros eh. Yung challenge ng paghahanap ng client, mababawasan. And or, kung newbie ka, at wala kang experience, ka, training. Tsaka yung feast and famine, kasi pag newbie ka, and freelancer ka, merong mga months na marami kang pera, may months na wala kang pera. Pero matatanggal mo yan kapag ka sa, ano tawag dito? Kapag mga companies, VA agencies. Yes, kapag VA agencies. Kasi sigurado yun. Weekly ba yung bayad doon? Bi-monthly. Parang company din. Ayun pala. Okay. Kung may isa pa akong pros na naisip. Benefits? Kung isa ka sa tao na hindi... kasi hindi naman lahat ng tao talagang independent-minded eh. Meron talaga mga tao na you need someone to guide you, to manage you, to keep you on your feet. Mga ganyan. Kung hindi ka gagalaw. Oo. Kasi yung may mga tao na pag hindi mo pinukpok talaga, hindi gagalaw eh. Aminin na natin sa sarili natin yan. May mga taong ganyan. So, kung isa ka sa mga ganong tao na gusto mo ng chill na buhay, na ayaw mo mga problema, sa billing, sa management, sa invoicing, go to VA companies. Mga ayaw lumabas sa comfort zone. May mga taong ganun, depende sa personality talaga. Doon ka sa mga ganyan, mga VA companies, kasi under pa rin, pa rin siyang ano eh, employee setup na meron kang managers, may team leaders ka, mayroon kayong operations manager. Very corporate pa rin ang setup. Ang difference lang talaga is nagtatrabaho ako sa bahay and walang benefits. Walang yung mga government benefits na ganyan. So, ayun. Yun yung isa pang pros. Kung gusto mo nang may namang problema para sa'yo at ang poproblemahin mo lang is yung task mo kay client. Tsaka ano, though... Hindi naman ito yung, parang hindi ko naman kinuklose na ito lang yung pro nun. Pero meron sa VA agencies, meron yung mga holidays, yung meron mga 13th month, meron mga benefits, ganun. Madali kasing masilaw yung, hindi naman masilaw. So, siguro, yung iba kasi mga yun, lalo na may mga anak mo sa titin. Yes, malaking bagay sa kanilang HMO. Yung magli-leave, tsaka yung mga HMO. Though, hindi ko kasi maano, kasi sa freelancing, mas makukuha mo yun, hindi lang nila ma-realize. Though, siguro nga, mas, ano, merong mga tao na hindi nila forte ang mag... maging independent. Pa? Oo. Or, yung dapat meron lagi nagsasabi sa kanila kung ano yung gagawin, or... Oo. Kasi for some reason, some people are too scared to be on their own eh. Kasi hindi lang naman sarili nila i-consider na. Siguro kung sarili lang nila pakakainin nila, why not, 'di ba? Go lang nang go kahit malasin, at least ako lang mag-isa. Pero yun, yung mga pamilya, mga pamilyado, yung may mga pinapakain. Or medyo takot mag-take ng risk. Or contented na sila. Kunwari may trabaho naman yung asawa niya. Wala lang siyang magawa sa bahay. Gusto niya mag part-time, ganun. Or gusto niya mag... meron pa siyang... Ano, kasi malalaki na yung mga anak nila. So, tapos ayaw na rin niya mag... Ano, yung parang hindi na niya... Parang wala na sa goal niya yung ano... mag-grow masyado. So, ayun. Parang nandiyan na si Jake. Oo, nakikita ko yung keyboard niya. Hello. Ayun, sige. Yun na yung pros, no? So, pwedeng yung mga newbie na gusto mag-start, pwede nyo i-consider yung VA agencies. Mas madaling mahanap to eh. Kasi sila mismo naghahanap ng sila. VAs, nag-a-announce sila. Kasi kailangan meron silang ano eh.
Kailangan meron silang naka-ready na VA. Doon naman sa outsourcing, sa subcontracting, usually makikita mo to sa Facebook groups. So, sali ka doon sa mga communities na Facebook group, ganun. Usually, nagpo-post sila na kailangan ko ng ano tulong sa ganito, ganito. Mm-mm. So, yun yung tinatawag nating outsourcing kasi hindi sila yung client mo. Bali, may middleman. Mm-mm. Parang under ka doon sa freelancer ni client. Si freelancer, mm-mm, medyo mas marami lang siyang workload kaya kailangan niyang ipasa. Tapos doon ka papasok sa ilalim niya. Hindi mo makakasalamuha yung client. Mm-mm. Ayan. So, yun yung mga nakikita namin na pros. Very, very advisable siya sa mga start-up na hesitant na maging independent muna. Mm-mm. Mm-mm. Yung kulang pa yung confidence to start on their own. And they can use these platforms para to gain more experience. Tapos, siguro pag confident na silang mag-isa, then they can be on their own. Ganyan. They can start being independent. Saan na ba si Jeffrey? Baka may idadagdag pang pros. Ayan. Wala nga siya, hindi siya makapasok eh. So, dalawa lang kami today. So, kung yung audio lang namin last episode, medyo may mga awkward silences kasi hindi kami nagkakakitaan. Ngayon, medyo... Medyo hindi. Kaya lang medyo oo din. Dahil wala siya. Ayan. Simulan na natin yung cons natin dun sa connect natin dun sa sinabi mo sa pros nung VA agencies. So, pro siya kasi pwede ka mag-start as a newbie, di ba? But magiging con lang siya kung ang focus, ay kung ang goal mo, ultimate goal mo sa pagiging freelancer is yung mag-grow. Independence. Yes, independence. And mag-grow. Yung talagang hawak mo yung oras mo. Doon siya magiging con. Kasi, yun nga, tali ka sa kanila eh. Titingnan mo pa pala ha. Make sure kung papasok kayo sa VA agencies, tingnan nyo yung kontrata. Huwag kayo pirma lang ng pirma. Oo. Basahin ang kontrata. Yes, oo. Kasi, kung gusto mo maging independent someday, maraming VA agencies ang hindi ka nila matutulungan doon. Wala ka man lang mabubuong portfolio for yourself. Parang wala ka mabubuong mapapakita mo sa next clients mo. Mm-mm. Or so, yun yung tingnan nyo kung gusto nyo maging independent eventually. Tapos, tingnan nyo yung ano nila, yung conditions nila kung pwede ka ba maghanap ng kunwari real estate. Ang VA company, di ba, usually puro mga real estate. So, kunwari real estate. Oo, di ba, maraming VA agencies na real estate. So, kunwari, yun nga, real estate. Tapos, natapos mo yung contract mo sa kanila or nag-end na. Pwede ka ba maghanap ng sarili mong real estate client? As long as hindi konektado dun sa company yung client na yun. Pwede ba yun? Kasi pwede. Kung hindi. Oo, hindi. May yun kasi mga agencies na hindi pwede, di ba? So, yun yung titingnan nyo. Kasi kahit na... Tingnan yung non-compete clause. Yes. So, kasi kahit gawin nyo siyang stepping stone, wala kang ibang masistepan after nyan kung bawal ka. Di ba? So, tingnan nyo yung... ano pa ba? Tingnan nyo kung meron kayong ban. Kung kailangan ba 2 years nagtatrabaho ka sa kanila, hindi ka pwedeng umalis. Mm-mm. Or mga ganun. Kasi ako, for me talaga, yung tingin ko sa VA agencies is parang nakukulong. Kasi marami employee akong... Employee settings pa rin. Oo, employee talaga. So,
And wala pang growth. Kasi marami akong nabalitaan na VA agencies nga na parang nag-start si Nubi ng $3. Forever na siyang $3 kahit na tumaas na tumaas. Nakausap niya eventually kasi yung client eh. So, nagsimula daw si client, $8 ang binabayad. Tapos hanggang umangat na siya dapat ng, ano, lagpas na ng $10 yung binabayad ni client. Pero si Nubi, forever, $3 lang yung nakukuha niya doon sa agency. So, yung umaman, yung agency. So, pwedeng ganon. Pero meron ding mga agencies naman na nagbibigay ng raise. So, hindi ko naman nila lahat. Ino-open ko lang yung maaari na nangyayari. Iyon. Totoo naman yan. Very, very totoo naman yan. So, sa cons na tayo. So, yung una mong binanggit is growth. About growth. Mm-mm. Ayun. So, ako naman, cons. Mukhang marami-marami ako masasabi dito, ah. Kasi sige, galing ako sa VA company, eh. Doon ako sa mamaya sa subcontracting tsaka outsourcing. Ikaw sa VA, wala akong masabi. So, ito yung mga cons sa VA companies. Number one, although may reason naman na, pero sa perspective ng VA, medyo nakakagulantang lang kasi. Pero may reasons naman kasi the company has to pay non-income generating employees like yung mga managers, mga yung workforce, TLs, payroll, whatever, yung mga employees na hindi VAs, mga non-VA employees. So, halimbawa, i-reveal na natin ang kanilang mga secret. Halimbawa, naniningil sila sa client ng mga... Disclaimer muna tayo. Kasi baka baka akala nila parang ang putsi-putsi natin magsalita. Kasi medyo mahirap kasi habang nagsasalita kami, medyo dinidetermine na namin kung ano ba yung okay sabihin at saka yung hindi okay sabihin. Kasi mahirap na mag... paano ba? Mahirap maka-offend. Pero kailangan gusto rin namin malaman nyo. Para aware din kayo kung ano yung mga pinapasok nyo. Kasi maraming years na sa ganung setup pero hindi nila alam na ganun pala. Yes, oo. Tapos sasama yung loob namin, nila. Yes. So gusto lang namin i-open yung mind nyo. Pero ang gusto kasi namin malaman nyo na hindi namin balak manira. Gusto lang namin sabihin yung both sides. Ayun. So, kaya kami hirap magsalita kanina pa. So, pero yun, pag-usapan kahit natin. Kahit naman ganito kami, fair naman kami. Yes, oo. So, sinabi naman namin may pros naman kasi talaga eh. Or, lalo na dun sa mga gusto ng ng parang may boss or merong yung komportable na may someone na namamroblema for them. Yes. Very advisable to. Ayun, sige madam, sabi mo na. Ayun, may reason naman kasi, pero sa side ng company, it's very understandable kasi they also have operating expenses that they need to cover. Ayun na nga, yung mga payment for, yung payment ng tools na ginagamit tools nyo. Tools, apps, ginagamit nyo naman. Yung marketing expenses para makakuha sila ng mga clients for you. Mm-mm. Maraming expenses. Hosting, mga ganyan. Oo. Pero para lang to be aware, ang usually ng setup pagdating ng fees, halimbawa, yung may mga VA companies na humihingi ng setup fee sa client. Like it's the fee that would cover the expenses for the interview and training ng VAs, yung hiring process and training. So, it ranges from $50 to $500 na setup fee. And then, after that, kapag employed ka na ng client, parang it ranges from $8 or from $7 to $15 yung hinihingi nilang payment sa client per hour. And then,
ang mapupunta lang mostly sa VA is from 3 to 6 or 7 dollars per hour. The rest sa company na to cover the expenses mm-hmm. and whatnot. And of course, their income kasi hindi ka naman magbe-business kung hindi ka naman kikita, di ba? Hindi ka kikita, oo. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng taong hindi komportable doon, edi, huwag ka nang mag-VA company. mm-hmm. Kasi yung iba, later na nilang nalalaman, tapos sumasama yung loob nila. Oo, so, explain ko din lang yung side ng company. Oo. Explain ko lang yung side ng VA company na may expenses din kasi sila na mm-hmm. at the end of the day, ikaw naman yung nagbe-benefit. Some VA companies will pay your holiday pay. Halimbawa, US holiday, tapos walang pasok. Tapos some VA companies offer holiday pay. Sila na yung nagbabayad nun. And dun nang gagaling yung mga binabayad niya. Mga bonuses, mga items na pinapadala sa inyo ng kung anik-anik, shirt, mug, whatever. May mga VA companies na may mga ganong eksena. May mga pa-conference sila, pa-team building. Doon nagagaling yung expenses. So, parang mm-hmm. sa company din, parang just like call centers, yung mga nare-receive natin na pay as a call center agent, syempre, hindi ganun mismo yung binabayad ng client. Mas malaki. Mas maliit. Maraming expenses na kailangan i-cover. So, hindi dapat sumama yung loob niyong masyado so, doon. Pero meron talaga mga VA companies na hapit kung umano. Meron din naman. Hapit kung tumubo. Tubong lugaw, di ba? So, ayun. So, yun na yung side ng company. And yun nga, dahil pumayag ka naman doon sa kontrata eh. So, hindi ka rin pwedeng magalit sa kanila dahil business nga naman nila yun. Oo, business yun eh. At saka isipin mo, mm-hmm. hindi ka naman mong problema sa billing, no? At saka maghanap ng clients. Mm-hmm. Bibigyan so, ka na lang nila, magpabibo ka na lang sa interview. Oo. So, kung nalaman mo yun, di ba? Imbis na ibuhos mo yung oras mo sa galit, bakit hindi ka na lang mag-concentrate na pag-aralan kung ano ba yung kulang doon? Kunwari, pag-aralan mo paano sila kumukuha ng client. Pag-aralan mo kung paano mag-billing. Pag-aralan mo kung paano yung management na yun. Para yung buong yun, makuha mo. Kasi ikaw yung mag-a-apply eh. Oo. So, para kaya mo na mag-isa. Gusto mo makuha. Yes. At least, alam mo naman na kaya mo gawin yung trabaho eh. Ang kailangan mm-hmm. mo lang client at kung paano i-manage yung client. So, kung matapang ka na kunin yun, huwag ka na mag-alit sa kanila. Kumuha ka na lang ng sarili mong client. At least, kahit pa paano naman, may natutunan oo, ka. Oo. May natutunan kasi, kay, may napulot ka. Ayun. So, at sa pangpalang pros na hindi natin nabanggit, hindi ko nabanggit sa nakaraan. Ngayon ko lang kasi naalala na nabanggit mo yan eh, yung pag-handle ng clients. Kapag halimbawa yung client nagre-reklamo sa'yo, halimbawa nasa AVA agency ka, no, or subcontractor ka, halimbawa yung client ayaw na sa'yo kasi ayaw niya yung trabaho mo, ganyan, isisave at isisave kang pilit ng company eh. It's either okay. Bubulahin niya ulit si client or o-offeran niya ng, sige, ire-retrain namin para gumaling. Tapos, papa-train ka sa mga tenured na agents na, or mga tenured na VAs na ganun din yung ginagawang trabaho. Ipapatrain ka nila para gumaling ka or mayroon silang retention packages or retention programs para hindi naman basta-basta mag-cancel si client na si client, bigla na lang, oo. Or kung hindi tas na ikaw, silang, may nabasa ako parang papalitan niya yung VA dun sa client. Oo. Parang may nabasa akong ganun. It's either replacement or retraining. And then, meron silang window. It's either, sige, give the VA 1 week until we find you a new VA. So, meron kang another 1 week para masalang para ulit sa placement oo. At maghanap ng another client. So, yun yung another pros. So, balik na tayo sa consulate. So, una binanggit ko, diba, yung pay cut uh-oh. Na ni-reason out ko rin kung bakit para hindi sumama yung loob nila. Mm-mm. Tapos, pangalawa is yung dagdagan ko yung sinabi ni Nisa na yung growth mo na titigil. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong mag-grow, being under VA companies or being sa under agencies will stop you from growing. Kasi, tali ka sa kanila. Katulad ng sinabi ni Nisa.
may mga non-compete clause na hindi ka pwedeng ano. Tapos yung tasks na gusto mong matutunan, gagawin mo on your own. Kasi depende lang yan sa klase ng client yung bibigay sa'yo eh. Nakukuha depende sa clients nila. Na makukuha nila for you. So hanggang doon lang yung magiging growth mo. For example, ako, independent freelancer ako, wala akong agency na ganyan. So, kung gusto kong matuto ng isang skill, may option ako bumili ng course nung skill na yon or pag-aralan siya sa internet or humanap ng client na kailangan yung skill na yon. So, habang na nagtatrabaho ka, habang nagtatrabaho ako, nagtututo ako and nababayaran niya ako. Sa VA agency, hindi mo yun magagawa dahil kung kunwari, kung ano yung niche nila, kung real estate lang sila, real estate lang yung mga clients na majority ng clients na kukunin nila. And yun lang din kasi yung tinrain nila sa'yo. So, hindi ka makakakuha ng iba na gusto mong pag-aralan. Pag-aralan mo sa sarili mo, pero hindi ka mababayaran for it. Ayun. So, related dun is yung tinatawag nilang moonlighting. Ano ba yung moonlighting? Yun yung halimbawa na sa VA company ka, tapos magkakanap ka ng client sa labas, bawal yun. Majority ng VA companies, hindi inaalaw yun. Kasi ang problema nila is yung pwedeng magka-conflict of schedule na nagtatrabaho sa client tapos may kasabay na iba and hindi mo gagawa ng trabaho na mo ng maayos dun sa client mo under the VA company. Isang bawal mag-multiple clients. Isa pang con pala na VA agency. Meron akong mga ibang nabalitaan na VA agency na pinapabura lahat ng profiles nyo. For example, meron kang Upwork, meron kang Golance, ganyan. Kapag tinanggap ka nila, pabuburahin nila sa'yo yon. So, for me, no-no yon kasi hindi ka makakabuo. Ay, parang sino ka? Parang pagkatapos mo sa kanila, wala ka ng identity. Kasi sila lang yung pinayaman mo eh. Wala kang nabuong portfolio for yourself. Hindi mo man lang mailalagay yan sa Upwork or hindi mo man lang kumbaga, for your next clients, ano yung makikita nila na kaya mong gawin, di ba? Totoo. So, ayun. Ayun. Another cons, ibang cons na to, is kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong minamicromanage ka, huwag kang mag-VA company. Katulad ko. Tara na ko rin. Kasi ang mga VA companies, they will ask for your accesses sa emails mo na ginagamit mo sa company and you're not allowed to use your personal email unless yung client eh mag-assign ng sarili nilang email address for you with their domain. Yon. They will ask for your logins, all of your logins. So lahat ng mga alimbawa yung Skype mo na ginagamit mo sa trabaho, they will get the logins. And pag may nakita sila na something na non-work-related, they can reprimand you. Oo. Meron pa ako sa VA company. Yung client na lumabas, di ba may ganun? Yung aalokin nila yung client na mag, ano, may mga mag-work sa labas, sige. Oo. To be fair naman. Yes, to be fair naman sa mga VA agencies, meron din talagang mga freelance, ay mga VA newbies or kahit hindi newbies, na pumapasok para agawin yung clients nila. So, kabastusan na yun. Yes, true. Bastos talaga. So, yung mga client, ay yung mga access na yan, maintindihan mo sila kasi pinoprotektahan lang nila yung client. Kasi syempre, hindi naman madali humanap ng client eh. sila naman yung naghirap na hanapin yung client. Ginastos nila yung marketing doon eh. Tapos nanakawin mo lang yung client. Ang bastos doon. So, gusto mo maging independent, maghanap ka ng sarili mo. Bastos na entitled ka. So, parang porket ikaw yung nagtatrabaho, akala mo may cake ka na, ay may karapatan ka ng agawin yung client sa kanya. So, hindi rin kasi sila rin yung naghirap eh. And yung mismong VA agency nila, yung pangalan ng VA agency nila, in-establish na nila yon from scratch.
So, oo, nagtaas na sila ng ano nila, reputasyon nila, kaya nagtatrust na yung client sa kanila. So, yun yung client hindi mo mabibili. Mm-hmm. Oo. So, yun yung, siguro kaya ka nag-start, yun yung wala ka pa. So, wala ka talagang karapatan na kunin yung client. Nakawin yung client agency nila. Mo. Yes, oo. Pag nanakaw yun. Yes. So, ayun. Nasaan ba ako? Yung micromanaging, no? Meron kasi akong VA company na na-encounter na sobra. Like, sila yung i-access nila yung PC mo. Oo, gagawa sila ng hiwalay na parang Windows profile. At yun yung gagawin nilang admin na hindi mo alam ang logins. Mm. Sa LastPass ka aasa. Tapos, ni yung password mo ng LastPass, hindi mo alam. Lahat ng password mo, hindi mo alam. Nasa kanila lahat. So, para sa akin, sobra-sobra yun. Oo. Na parang, trust is, it's two-way two-way. If you can trust me enough, bakit mo pa ako hinire in the first place? Oo. Parang diba? Parang lang silang kumuha ng labor. Kumuha lang silang robot. Yes. Parang yun lang yung inano nila talaga, yung trabaho mo. Parang, oo. So, yun ang hindi ko talaga kinaya nun. That just goes to show na hindi nila talaga priority ang growth ng freelancers nila, ng VAs nila. So, syempre sila mas ang priority nila is umikot ng yung mga VA papasok. Mm-mm. Yung mga client papasok. Kasi tatakamin nila ng bonus-bonus kunwari. Mm-mm. But yung like, growth mo, yung personal growth mo, like learning growth, hindi lang naman kasi yung pag-increase ng sweldo yung growth . Yung learning growth mo, masastop. Uh-oh. Yung network mo, masastop. Makukulong ka kasi sa kanila. Mm-mm. So, yun. So, for example sa ano, singit ko lang ha, kasi noon nag-work ako sa ano, sa engineering ng ano, SM department store, SM Retail. Mm-mm. SM Retail Inc. So, ang pinaka hindi ko lang nagustuhan. Siyempre, marami naman ako natutunan doon. Pero yung pinaka hindi ko nagustuhan doon kasi hindi sila nag-aalaga ng tao. So, nanggaling mismo doon sa VP na hindi, imbis na ipag-grow yung tao or alagaan, kukuha na lang sila ng bago kasi marami naman daw gustong pumasok na bago. So, parang may ganun din na ano yung VA agency. So, hindi nila ifo-focus masyado yung growth ng isang VA sa kanila kasi kahit na umalis ka, maraming gustong pumasok na baguhan, na newbie, hindi sila mauubusan. And yung clients din, syempre, mas priority nila yung clients kesa bigyan ka ng priority mag-grow mag-isa. So, ma-prioritize nila na makakuha ng VA and makakuha ng client kasi dun umiikot yung pera nila . Hindi naman sa growth mo . So, siguro kung priority man ng VA agency yan, hindi siya nasa taas. Medyo nasa baba na siya. Mm-mm. Ayun. Ayan. So, yun, marami akong hugot yan kasi I came from a VA agency, a VA company. After a year, yan na nga, nag-resign ako kasi for that very same reason. Unang-una, ako yung tipo ng taong ayaw kong may na-micromanage ako. Pabayaan mo akong magtrabaho mo ang pakilaman kasi kung may kailangan ako, magtatanong ako sa'yo. Yun. Pangalawa, yung growth, ayoko, parang nakikita ko kasing sarili ko na gano'n na puro VA, puro ano na lang yun . Yun na lang yung gagawin ko forever. Madali ako mabore. So, nagsistart na akong mabore. Kaya nag-start akong pag-aralan kung paano maging independent, maging freelancer. Nagtingin-tingin ako ng mga nilalang na freelancers na kung paano nila ginagawa. And then, nag-resign ako ng maayos. Oo, nagkakilala tayo. Oo, umalis ka na doon. Naghahanap ka na. Nandun pa ako, pero
Nag-aaral ka ng paano mag-independent. Mm-hmm. Pero hindi pa ako independent. Like, wala pa akong sariling client. Eh, hindi ko natutunan. Sayang yung binayad ko. 1.5 ba yun o 500? Hindi ko alam. Basta ganun. Parang nasa 1K yata. Basta. Yun. Hindi ko natutunan. Nang inayang ako, pero yung goal ko talaga that day is hindi ko na-achieve. Pero, okay naman. May napala naman ako doon. Kasi may DMM na tayo ngayon. Charot. Yes. So, nakilala mo naman ako. Oo. Ayan. So, doon kita nakilala. Diba? And, ayun. So, puro ko, yun na yung cons natin doon, no? Yung growth. Oo. Ako, isa pang con ko is hindi ka makaka... para sa lahat to, para dito sa VA companies, sa subcontracting, at saka sa outsourcing, hindi ka makakabuo ng sarili mong portfolio. For example, nasa creative side ka, sa writing, ganyan. Mostly, kung writing yan, magiging ghostwriter ka lang. Kasi baka mamaya, ghostwriter lang din yung mag-outsource sa'yo. Ay, ghostwriter lang din yung mag-outsource sa'yo. So, hindi ka magkakaroon ng articles online or ng output online na nakapangalan sa'yo. Kapag kapag sa outsourcing ka at saka sa subcontracting. Sa VA companies naman, for me, is hindi mo mabubuo. Like, for example, sa Upwork, magtrabaho ka sa sarili mong client. Maganda o hindi yung kinalabasan, lalabas sa Upwork profile mo kung ilang taon ka nagtrabaho sa kanya, ilang oras ka nagtrabaho sa kanya, magkano yung kinita mo sa kanya. And kung maganda yung feedback niya, maganda yung effect nun sa profile mo. Sa VA agency, hindi mo magagamit. Yon, lalo kung papasok ka pa lang sa mga platforms ng like Upwork and Golans, ganun. Yon. Oo. So, portfolio wise. Oo. So, hindi ka makakabuo ng sarili mong online footprint kung papasok ka dito sa mga to. Oo. And kung gusto mo naman kasi maging independent freelancer, kailangan mo yung online footprint. Kailangan mahanap ka ng client and kailangan meron kang mapatunayan online. True. Yun very con true. Nila. Yun ang con nilang lahat. Mm-mm. So, ano pa ba ang con? Meron pa ba? Kasi hindi naman masyadong con ang cut ng presyo eh, dahil nga hindi naman ikaw yung naghanap ng client, so yun, lang siya, slightly con. So, slightly con lang yung usapang pera. Ang pinaka con ko talaga sa kanila is yung growth talaga. Dito sa subcontracting at saka sa outsourcing, may chance pa yung learning growth mo dito eh, pwede ka pa matuto eh, kasi per project lang din naman yan and hindi ka naman tali. So, yung learning growth mo is talagang mas maiipit lang kung doon sa VA agencies. Though, ang habol mo naman sa VA agency kasi isa sa pro niya is pupunuin talaga nila yung hours mo for the week. Kasi, syempre, kung 40 hours ka nagtrabaho, 40 hours din yung katumbas ng kita nila. So, yun din yung isa sa goal nila yun, na punuin yung hours mo. So, kung okay ka na doon sa starting rate mo, and ayaw mo na mag-grow masyado and gusto mo lang maging stable at wala ka lang magawa sa bahay, ganun. Kunwari, nag-college na yung anak mo, ganun. So, maganda ang VA agency sa ganun. Totoo. Ayun. Wala na talaga si Jeff, no? Kinain na siya ng ano? Oo, kinain na ng sistema. Naligo na kinain na ng kapasit. Sistema. Sa wala na ba tayo? Na lang natin. Pros ako, pa? Pros? Wala na ako. Pros wala na, nadagdag na natin lahat eh. Sa pros siguro sa subcontracting at saka sa outsourcing, hindi ka tali, like kunwari, 'di ba sinabi mo kanina sa VA agencies, meron siyang meron pa ring hierarchy, meron ka pa ring mga team leader, meron ka pa ring mga manager, ganon. Sa outsourcing at saka sa subcontracting, parang mas sila helping lang.
for example, ako meron akong sinubcontract or in-outsource noon na writer. Yung writing job ko, binigay ko sa kanya. Tapos, lately lang, siya naman yung nagbigay ng client sa akin. So, parang mas ano siya. Hindi siya yung forever. Parang give and take talaga. Yes, oo. Hindi siya yung forever kang nasa baba porket nag-outsource siya sa'yo. So, yun kasi yung ayaw ko sa VA agency. Like, kasi kahit na mag-effort mag-work, tapos, ang nangyayari kasi, ang nakikinabang sa, is yung VA agency. But as an independent freelancer, kapag nag-effort ka na ng effort, ikaw sa sarili mo yung nakikinabang. Yay! May mga tao! Good morning! Ayan, may tao na sila. Jennifer. Good morning! Ayan. Good morning sa inyo lahat. Oo. So, wala si Jeff ngayon kasi hindi siya makakonect. So, yung kinain po siya ng sistema. Yung points niya, kunin na lang natin next week. Yeah, announce natin. Bigyan natin tomorrow, siya ng mga ilang siguro minutes na magsalita. Oo, mga 1 minute. Mga 1 minute. Sige, bigyan natin siya sa umpisa ng points niya dito. And siguro, abang kayo sa page kung ano yung next episode natin. Kung ano yung pag-uusapan natin sa next episode natin. So, sana natutunan nyo naman yung hows and whys of VA agency, subcontracting and outsourcing. And, may isa pa pala akong cons. Kanina pa pala siya nakikinig daw. Ay? Hindi siya na... oo. Tara. Hi, thank you. Salamat. Yes. Alam mo naman, kahit ayan, isang tao lang makinig sa amin, masayang-masaya na kami. Yes, oo. Kahit kami nga lang yung viewer. Kahit... Totoo. Makadaldal lang talaga. Kami lang din yung viewer ng live video. Tapos ang saya-saya na. Ay, nabe. Hindi kasi may naman, pwede namang panoorin naman at a later time. Yes. So, gusto lang namin talaga masend yung message across. Yes. Yun and lang, ma-share. Yeah, sana naman may ibahagi tayong house and wife. So, siguro kung may nakalimutan tayo, si Jeff. Meron akong dagdag na konti sa cons. Kasi madalas na ranto ng mga nilalang eh. Kung hindi kayo komportable na Pinoy pa rin ang manager nyo, huwag na kayong mag-play company. True. Oo. Kung feel nyo mabubuo. Kasi na-encounter ko na to ng maraming beses sa VA companies talaga. Siyempre, may mga matitino naman talagang mga managers. May naging managers din ako dati na matitino. Yung coach ko dati sa mod, shout out sa kanya, charot. Mabait. Oo, mabait si MJ. Hindi siya yung typical na... may pa-mention na ng name. Para marinig nung hindi mabait. Charot. hindi ikaw yan. Baka kasi mamaya kung hindi mo minention, mag-feeling yun. Mabait. Charot. Oo. Uy, demo. Hindi siya yung typical na na Pinoy manager na power tripper at nambubuli ng subordinates. Meron kasi masyadong maduda. Alam mo yung hindi ka lang nakasagot agad. Alam mo, nag-PM siya. What are you doing? Tapos hindi ka lang nakasagot within 5 minutes. Pinagdududahan ka ng natutulog sa trabaho. Hindi ba pwedeng kausap mo yung client mo at hindi mo napansin yung message at hindi mo nasagot agad? Minsan, hindi ba pwedeng ganun? Tunog? Lagi akong ganun eh. Oo. Yung hindi tumutunog or hindi mo napansin. Oo. Kasi sobrang titig na titig ka dun sa task na ginagawa mo. Tapos yung pala nagkakagulo na sila at pinag-iisipan ka na nila ng masama. Doon ako bad trip talaga. Nanonagot ako. I'm sorry ha. Uh-oh. Hindi ko kayo tinuturuan maging atribida. Pero nanonagot talaga ako, Mars, pag ganyan. Oy, madam, may comment. Sabi ko sa'yo, di ba, pag umaga, mga nagluluto, pwede makinig. So, si Tin, nagluluto daw siya kanina, kaya hindi siya mag-comment, pero kanina pa siya nanonood. Tapos, si Jennifer naman, kaka-enroll lang daw niya sa isang VA agency. Sabi niya, hindi ko alam na may ganito.
Tapakita natin. And make the most out of it na lang. Yes. At least meron ka ng warning. You know what to watch out for. You know what to do. Charot. And then make the most out of it. Be better. Yes. Excel. And then you can start venturing on your own. Charot. Since alam mo na yung meron. Maging rebelde. Since alam mo na yung meron at i-expect, siguro mas hindi ka na masusurprise. Yes, or mas magiging clear yung mind mo kung alin ba yung mga dapat i-absorb, ano yung mga dapat hindi i-absorb, like, or ano yung parang, kunwari, another... Alam mo yung paghahandaan mo. Oo, alam mo yung paano ba yung processes, malalaman ba nila yon yung kung paano yung proseso ng mga, kung ng mga tao, sino yung kumahanap ng client, ano yung proseso ng client, paano yung interview, after interview ba, mm-hmm. start na, ganon, sa nakikita yung mga client, sa nakatambay si client, ganon. So, marami kang pwedeng makuha. Na magagamit mo. Na magagamit mo. Lalo if yung goal mo is maging independent. Maging independent someday, at mag-grow. After. Yes. O, diba? So, ayan na naman ang aking desktop. Ayan, balik natin dito. Kakaloka. So, ayun. Siguro sa ano naman, sa outsourcing at saka isang pro nila, outsourcing and yung subcontracting, na papalaki nila yung network mo. Katulad nung sinabi ko kanina. Marami kang nakikilala on the same industry. Yes, eh. Oo. And walang ano, halos sa akin na sa part, sa experience ko, walang mga ano, walang mga crab mentality. Kasi oo. hindi naman kayo under sa isang client eh. Like, marami kasing nagsusumbong sa amin na ano, na kapag yung Pinoy katrabaho nila, parang takot na takot mawala ng trabaho yung Pinoy. Kaya ano, kaya imbis na mag kampihan sila kasi mga Filipino sila. Naghihilahan sila pababa. Yes, oo. Okay lang sana kung pabibuhan lang eh. Kaso may kasamang hilahan. Kapag ka, nagkaroon na ng siraan, ganyan, ako toxic na. Ako sabi ko, pag kami toxic na tao kang katrabaho, ikaw na lang yung umalis. Kayang-kaya mo humanap ng client na ano. Ako never pa ako nagkaroon ng katrabahong Pilipino. Sa mga client kong VA, ha? So, mas maganda kung mahahanap ka ng client na kailangan niya ng VA tapos kayong dalawa lang yung nag-uusap. Yung walang team. At kung sakaling mag-succeed man si client, magkaroon ng team, ikaw yung angat. Oo, kasi ikaw yung nandyan. Pero, wag naman ikaw yung gagawa ng mga bagong bagay. Oo, wag naman ikaw yung magkila. Hindi porke kayo yung lain na ikaw naman magpapakabitsera doon. Nung ganun. So, sabi hindi nga ka nga Jeff, na bitch, ikaw naman yun ng bitch. Ng bitch. So, sabi nga ni Jeff, ang freelancing is karmic in nature. So, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Parang buhay yes, lang din. Yes, golden rule. Mm-hmm. Yes, so... In fairness naman sa journey ko, it's either ako yung nauuna talaga na sa mga VAs, wala pa akong experience sa may katrabaho, or may katrabaho akong Pinoy, pero hindi namin kailangan mag-interact. Magkaiba kami ng department, magkaiba kami ng field. So, halimbawa, yung isa marketing, bang sa data mining siya or what, tapos ako sa transactions, hindi namin kailangan mag-usap. So, walang hilang magaganap. Kasi kung mayroong ganun, it's either I'll put that person in his position or lalayasan ko silang lahat. Bahala sila sa buhay nila. Maghanap na lang ako ibang client na mas na mananahimik ang aking kaluluwa. True. Ako nagkaroon ako ng client pala noon na nagpapahire siya. So, nag-hire ako ng mga photo editors niya, ganyan. Pero mga ibang bansa. Ay, may ibang nationality yon. Pero yung writer, nagpa-hire siya ng writer. Nagkaroon ako ng dalawang hire. Maarte kasi yung client eh. Sobrang toxic. So, nagkaroon ako ng dalawang Filipino na hire. Pero imbis nung nagagalit si client, hindi ako naging toxic dun sa... Kahit na pinapagalitan ako nung client.
Hindi ko pinasa doon sa ano, hindi ko pinasa doon sa Filipino na writers na nakuha, na hinire ko for her doon sa account niya. So, ang nangyari noon, yung client kasi ano, pag ayaw niya yung trabaho ng photo editor ko noari, ang ginagawa niya, pinapabura niya yung ano, yung hours. Dinidispute niya. Tapos ako yung pinapagsabi niya. So, syempre, sinabi ko talaga sa kanya, labag sa loob ko yung ganun kasi hindi siya ethical, sabi kong ganun. Kasi tinrabaho niya yun eh. And sinunod naman niya yung instruction mo. So, technically, ginawa niya yung trabaho niya. Hindi mo lang nagustuhan kasi hindi niya nasabi ng mabuti yung instruction mo. Sinabi ko talaga yun, hindi mo nasabi ng mabuti yung instruction mo. Sabi ko sa kanya. Tapos, yun, eventually umalis na ako sa kanya kasi sobrang, ayoko yung ganun na ano, na, na culture. Environment. Oo. Ayoko nung ganun. So, pero ngayon, kaibigan ko pa yung dalawang naging writer. So, di ba, nakakabuo ka ng ano. Hindi ako natakot na porket magaling sila is mawalan ako ng trabaho bilang writer din. Siyempre, huwag ka matakot na ganun kasi once na nagkaroon ng negative feeling, doon magsisimula yung ano eh. Doon na magsisimula yung mga bitches sa moves eh. Totoo. Yes. Experience ko din yun sa mga clients. Kasi madalas talaga ako yung nauuna. Kasi mapili ako sa clients eh. Onset present pa lang, pinipili daw, ko niya, na. Ako, pinipili ko na. It's either ako lang mag-isa yung VA niyang Pinoy or yung mapupunta sa akin na trabaho is hindi manggagaling sa kapwa ko VA. Alam mo, very independent ako, makakapagtrabaho ko independently. Hindi sa mapagmataas ako, kaya ayaw ko nang under ako ng ibang VA, lalo na kapwa ko Pinoy. Iniiwasan ko yung toxic na culture na ganun. Hindi dahil ayaw ko lang na under ako ng iba. Kasi ayaw ko nung tipong yung trabaho ko ang gagawin is nakadepende sa trabaho niya. Kung hindi niya nagawa ng matino, ayoko na ng conflict, utang na loob. So, pwede naman ako maghanap ng iba na ako lang mag-isa yung magtatrabaho at walang mangingilang sa akin na kapwa ako Pinoy. Mm-hmm. Pero dun sa mga instances mga, na ito, ako yung question, nauuna. Nakikita mo ba? Nilabas ko eh. Question niya. Cyril Paul. Question about that. How to handle coworkers na parang close friend like personally, yung nakakasama mo always. Pek-pek mo. Kilala ko tong baklang to. Kilala mo rin yung sinasabi niya. Oo. Alam mo, Bex, kung paano ko kayo hinandle nun, alam mo na yon. So, you can still be friends with your coworkers kahit subordinate mo siya, but always put boundaries. Alam mo yung pwede kayong magharutan, maglandian, magchismisan. Alam mo ba yung team namin, tinawag na kaming gossip girl nung isang manager ng client na. Kasi nakita niya yung conversation namin, chismisan daw kami ng chismisan. Alam mo yung tip, kasi ang dami namin mga, alam mo na, puro kabaklaan, baklaan kami. Tapos nakikita niya yung mga convo namin. Gossip girls. Pero, basta nagagawa yung trabaho. Oo. Basta nagagawa yung trabaho, hindi ba pwedeng gawin masaya yung environment, di ba? Kailangan, ano lagi. Tapos yun, yun lang yung, kasi ganun yung ginagawa ko, so yun lang din yung mapapayo ko. Be friends with them, but set boundaries. Kailangan onset pa lang, malinaw sa kanila na they still have to do their jobs kahit close kayo. Or else, kung hindi nila gagawin yung trabaho nila, kung ikaw yung friend nila, ikaw rin mismo yung unang-unang makakalaban nila bago pa nila makalaban yung client. Oo. Diba? Ang ano ko, ako pag nagkaroon ako ng team, mini-make sure ko alam nila, nakakampi nila ako. And kung magkaroon man ng parang... Pero kung kasalanan nila, ako yung una nilang makakalaban. Oo, ako rin. Ako, sinasabi ko sa kanila kung ano yung napapansin ko na... hindi maganda. Hindi magiging okay. Sasabihin ko na hindi naman ako sa naging inarte, pero para sa next client nyo rin and para sa inyo rin, ganito. So, at saka diba, para hindi na magalit si client, sa'yo pa lang, na-filter na. Oo, true. Kasi hindi naman natin ugali na magturo, ano, eh, na
kasalanan oh, mo, ganyan. Tsaka kasi kung yung team mo, maganda yung relationship ng team mo, towards one goal kayo eh. Towards na para mapaganda yung papasa nyo sa client. So, walang ano, walang sapawan na parang, ah, ako gumawa nito, mas marami yung gumawa ko dito, ganun-ganun. So, walang ganun, walang pabibo, kung ano kayo, kung close walang kayo na. Walang bida-bida. Walang yakat eh. So. Oo, talaga walang ya ako. Hindi, di ba? Hindi porke friend mo na yung manager mo, eh, aabusuhin mo na ay, hindi ako papagalitan nito, friend ako nito. Huwag ganun. I-take advantage mo nga yung pagiging close nyo kasi mayroong kang parang way para ma-explain mo yung sarili mo ng maayos na mas magiging komportable kang mag-explain, mas magiging komportable kang magtanong at mag-suggest. Pero don't use it as an advantage to gain ano, for personal gain. Pero ano lang yan eh. Dalawa lang din. Di ba meron naman talagang mga ganyang kaibigan? Yung mga kaibigan na gugustuhin ka mag-succeed. Meron din mga kaibigan na sumasakay lang dahil may pera ka ngayon or may napapala sila ngayon. So, be the better friend. Better kind of friend. So, dapat ganun. Yung parang naghihilahan kayo pataas. Nagtutulakan kayo pataas. Hindi yung naghihilahan pa baba. Or nag-uunahan sa taas. Mas maganda hawak-hawak nga kayong kamay eh. Mas maganda yon, mas strong for me. Mm-hmm. Kasi since 2013 ata, meron na akong team lagi nakasama. So, hindi naman, marami na yung umalis and nagka-client na sarili nila. Pero parang dumadating lang yung team members. Pero meron ako yung mga sobrang tagal na. And kahit ano ng client yung iharap mo, kaya na namin silang anuhin. Tapos kahit na sobrang hectic na kami, na sobrang stress na kami, never kami nag-aaway, never kami nagsisisihan. So, ang gagawin namin, pag-chismisan namin yung client, di ba? Kasi yun yung relationship na nabuo namin eh. Buo. Totoo. So, walang kanya-kanya. Kasi ako, ang dami ko nang na-manage din na mga nila lang, no? Na mga VAs din. Ang isa lang naman ang ugali ko dyan eh. Paprotektahan ko kayo hanggat kaya ko. Pero kung ako mismo yung tinarantado nyo, ako yung unang-unang makakalaban nyo. Hindi pa naninita si client, nabembang ko na kayo. Parang magprotektahan tayo dito, pero hindi naman to the point na magtatakipan tayo sa panloloko ng client. So, poprotektahan ko kayo hanggat kaya ko, hanggat alam kong nasa tama pa kayo. Pero wag niyo akong pakikitaan ng hindi maganda, yung tipong mas maangas pa kayo at mas mapagmataas pa kayo, tigilan niyo ako. Pupuntahan ko kayo sa bahay niyo. Yun talaga yung dahilan ko ba't kami nag-live eh, para mailabas ni Madam yan. Oo, yun talaga yun. Kaya nag-topic tayo ng ganito. Charot! Sige, Madam, last word na tayo. Anong last word mo sa kanila? Sige. Ayun lang naman. Itong topic na to is about pros and cons nga ng mga being non-independent. Or yung meron kang katrabaho or meron ka pang someone above before sa client. Yung mga subcontractors, agencies, VA companies, mga nag-outsourcing. So, mostly, umikot yung pros natin sa yung benefits eh. Yung benefits ng under this, ano, yung retention, may katuwang ka, hindi ka nag-iisa, pwede kang matuto with them para in preparation for your independence, para maging freelancer. Tapos yung sa cons naman niya is umikot sa growth. Kung paano masustop yung growth mo if you're under these people. Especially under VA companies and agencies. But to sum it up, the pros and cons that na inilatag namin is for you to carefully choose on which how you will take advantage of each para sa personal growth mo as a freelancer.
And of course, babalik pa rin, hindi naman mawawala yung bili namin kakabit noon na hindi, wag mo papabayaan yung integrity mo. Kasi freelancing is very karmic in nature. So nilatag lang namin yung mga sides ng lahat, pros and cons. But at the end of the day, ikaw pa rin yung magde-decide kung saan ka mas komportable na setup at kung saan mo nafe-feel na mas magiging masaya ka, either being independent or being under a company or still being under an employee setup. Basta ang wag lang natin kakalimutan, dun pa rin tayo babagsak sa wag kang manlalamang ng kapwa mo. May it be your client or kapareho mong freelancer at VA. Wag kang manlalamang. Kung ikaw man yung nasa posisyon na ikaw yung VA, kung nakikinig ka man, or ikaw yung nasa management position ng mga agencies and companies na to, huwag kang manlalamang at huwag mong gagamitin yung position mo para mag-take advantage sa kapwa mo. And I thank you. Siguro, dagdag natin dun sa ano, kasi pag nag-start ka ng freelance, nag-start ka as a freelancer, kahit na pumasok ka sa VA agency or ano, ang pinaka dapat unahin mo dyan is yung why mo. Bakit ka nag-start? Ano yung driving factor mo? So, panghawakan mo lang yon. Tapos, katulad nga nung sinasabi namin, yung work ethics mo, yon. Sabi ni Jennifer, yes na yes to work ethics. So, yung work ethics mo, dapat may yung passion and integrity mo intact. Tapos, huwag kang manlalamang ng tao, ganon. Tapos, focus ka dun sa goal mo. So, katulad nung sinabi ni Madam, nilatag lang namin yung pros and cons, pero yung goal mo, ikaw pa rin yung bahala kung saan ka mas okay. Kung okay ba sa'yo mag-VA agency, okay ba sa'yo mag- independent, ganon. So, ayun. Ano pa ba? Wala na akong masabi. Nagmabasa ko lang. Whatever path you choose. Diba? Piliin mo yung tama. Paano ko ba sasabihin? Piliin mo yung ethical. Wag yung ano. So, siguro, dagdag ko rin dun sa goal, di ba? Alam mo na yung goal mo eh. So, idagdag mo sa goal mo na be confident doon sa sarili mong skills, sa sarili mong pagkatao. So, kasi kung confident ka, pagkatao pala. So, kung confident ka kasi doon sa skills mo, never mangyayari yung manghihila ka pababa. Kasi alam mo, kahit anong gawin nila, kahit ma-achieve anong gawin mo yung nila, goal mo. Yes. Oh, like for example, kunwari ah, meron akong nakaaway and siya hindi siya tumitigil magbunganga sa kung sino-sino tungkol sa sa galit niya sa akin ganun. So ako, wala akong pake kasi ano, alam ko naman kung sino yung tama and alam ko naman na kaya kong tumayo ng sarili ko. So alam ko kung ano yung ano ba to? Alam ko na wala akong ginagawang masama. So, sa freelancing, alam mo na kaya mong gawin yung trabaho mo. Tanggalin ka man ng client mo o hindi, kaya mo maghanap ng sarili mong client. So, instead of lumaban, instead of mag-create ng gulo doon sa kung nangyari man ito, instead na mag-create ka ng gulo, awayin mo yung gumagawa sa'yo niyan, siguro be the better person na lang. Ako ba yung sinasabihan mo niyan, Mars? Hindi, ano, basta... Ako yata yun. Sige, ikaw na nga lang. Hindi, joke. Madaling ka ulit. Ayan, so, for me, dahil nga karmic nga, ayan na naman si karmic eh, si karmic Martin eh. Laging nandyan. Oo. So, dahil paulit-ulit, rinding-rinding na sila sa atin dyan. Yes! Galit na sila.
So, dahil nga karmic nature, lagi mong iisipin kung gusto mo ba na ginagawa ng tao na yun. Ay, gusto mo ba na ginagawa sa'yo yung ginagawa mo? So, bago ka gumalaw, bago ka gumawa ng kahit anong, ano, pag-isipan mo ng 100 times or more kung tama ba to, ethical ba to, or may mapapala ka ba dito? Pag sa akin ba to yung ginawa, okay ba sa akin? Oo. Or, kunwari kung sa work man, kung yung decision nyo kung papasok kayo sa VA agency or sa outsourcing or sa independent. So, ano ba mapapala ko dito? Yung step ba na to will take me closer to my goal? Or magkakaroon ako ng cross, ano yun, fork, yung crossroad? Magkakaroon ba ng fork sa daan ko na magiging papuntang kaliwa imbes na papuntang kanan yung goal ko? So, isipin yung mabuti yung goal nyo and yung 5 to 10 years from now, saan nyo nakikita yung sarili nyo? So, yan. Yan lang naman. So, the house totoo yan. Kayo pa rin. Ako ang mag, ano, ako ang magpapatuloy niya. Based on experience, may hugot na naman ako. Kanta ka na naman. Sige. Hindi kasi dumating ako sa point na ganyan eh, na parang, alam mo yung lahat sila magkampihan na kayong lahat yan, mga po ka ng ina nyo, charot, sorry. Pero alam mo yun, magkampihan na kayo lahat sa sobrang toxic nila. Kasi ako palaban akong tao eh, na mm-hmm. nagtataka nga sila kung bakit hindi ako lumalaban. Na sobrang dami nila, tapos ang dami ng chismis, ang dami ng issue, sobrang dami nila, na nahimik na lang ako at nilayasan ko sila. Tapos nang before pa ako umalis, naisip ako bang mag-big reveal eh. Tapos inisip ko, not worth it. Kasi sa klase ng taong meron, totoo. O sa klase ng pagkataong meron sila, kahit sabihin ko yung totoo, at saka yung side ko, at linawin ko yung issue, sarado na isip niya ni, hindi na magbabago yan. Meron, oo. Kung pinaniniwalaan na nila at saka, na, sila lang yung tama. Never nilang makikita na sila yung mali. Totoo. Ganyan din yung ano, nag-comment ka pa nga sa status ko, diba? Ganon. Yung nag-comment ka sa status ko na ano, ganun din kasi siya, may mga lumalapit sa akin na parang, oh, ano na sinasabi nito sa'yo. Oo. So, sabi ko, ano, hindi ko naman siya pinapansin. Parang not worth it na lang siya. Mm-hmm. Sobrang wala na siyang kwentang, sobrang wala na siyang bilang. Oo. Parang, kasi hindi na niya na makikita. Na parang kahit tumablik siya dyan, deadma ka na. Mm-mm. Yes. Kahit anong gawin niyang paninira. Kasi ako, confident ako sa sarili ko. And alam ko na wala akong ginawang masama. So, na nakakatulog alam, pa tayo na mahimbing sa gabi. Yes. And alam ko kahit na kung anong sabihin niya dun sa... Nakakatawa nga kasi yung isang sinabihan niya. Sabi niya, nakakatawa sinabi niya sa akin, eh di ba ang tagal na natin magkakilala? Sa akin pa niya. Oo. Sa akin ka pa niya siniraan. Sabi niya ganun. So, natatawa na lang ako. So, sabi ko, sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Basta ako, may trabaho pa rin ako and kaya ko pa rin kumuha ng clients kahit na... Totoo. Kahit na... Basta hindi pa sira yung pangalan ko. Yes. So, and wala naman talaga akong ginawa para masira. And wala naman talaga akong ginawa. So, kung yun yung tingin niya, and ano, wala na, hindi na, parang, choose your battles na lang. Uh-huh. Yun yung tip ko sa kanila. So, choose your battles. Merong mga bagay na hindi mo na dapat ine-effortan. Pinapatulan. Yes. So, may mga bagay na move on ka na lang. For example, yung galit mo pag kunwari nalaman mo ang laki ng kita ng agency. So, syempre, business nga yun. In-explain naman na natin dito. So, move on na lang. Imbes na mag-post ka pa sa lahat ng Facebook groups, gano'n. So, di ba kinunik ko? Kasi kung ako may saltik talaga, Diyos ko, sirang-sira na yun. Ang dami ko nang na-post na kung ano-ano. Kung ano man yung kumpanya na yun, sirang-sira na yun. Sa dami ng kabalbalan nila inside. Pero wala akong pakialam bala siguro, sa ano buhay lang, nila. Fair naman din na wag niyong gagawin yung manguha ng client ng VA agency. Oo, ng VA agency. Kabastusan kasi yun. Kung ganit kayo sa kanila, lumayas na kayo. Mm-mm. At iwanan nyo na rin yung client nyo kahit doon. Kahit paano naman, napakain nila kayo kahit ilang linggo. So, hindi Mm-mm. pwedeng wala kang napala eh. Meron na. Tsaka may natutunan ka rin base sa mga naging trabaho mo na magagamit mo, yes, sa mga future clients mo. So, hayaan mo na, move on ka na. Ka ng bitter. Mm-hmm.
Char. Ayan, so. Ako yata yun. Hindi ako bitter, so, no? Sinagot mo. Saya-saya ko dito, eh. Oo. So, ayan. Sana, sana may natutunan kayo dito sa daldalan natin. So, next week, Monday, 7 o'clock ulit tayo. So, abangan natin yung mga ano, abangan natin yung mga mommies na nagluluto ng breakfast, mga naghahanda ng baon ng anak. Yes, ng baon at saka nagpe-prepare para sa school ng mga anak. So, buksan nyo lang yung ano, kung matiba yung sikmura nyo. Buksan nyo lang yung speaker. Ayan. Uh-oh. So, see you next week. I-announce na lang, ipopost na lang namin yung next topic. Natin. Kung may maiisip kayong gusto nyong pag-usapan na i-drill down natin, sige, comment nyo i-comment lang. Nyo lang. And salik pala kayo sa group DMM, The Laptop Lifestyle. Hanapin nyo yung group. Hindi natin ipopost yung mga yes. DMM Laptop Lifestyle. Hanapin nyo rin yung page. And page. Oo, yung group connected palike siya sa page. Palike na rin, para nyo ng awa. Yes. Like nyo na para umabot ng 20 likes. Pero masaya na kami dun sa likes. May 10 likes kami ngayon eh. So, sobrang happy na kami. Pag paabutin natin ng 20 next week, ha? Teka, hindi ko pa nasasabihin yung mga kamag-anak ko. Wait lang. Yung mga PPM, pakipusuan naman. Oo, pakipusuan naman. Yes, thank you sa mga nanood. Salamat. Mm-mm. Bye-bye. Bye.